Gabi Oriental Mindoro, ikasampu sa buwan ng Setyembre, taong 2015. Ito po ang TVNet Newsline. At sa unyo ng ating mga balita, civil society, tiwala pa rin sa LGU sa posisyon nito kontra Mina. District 6, kampiyon sa Dabalistihit Festival 2015 ng Nauhan. At Holy Infant Academy at Adriatico Memorial School nanguna sa PSYSC Regional Science Olympiad. At sa detalye na ating mga balita, tinanghal na kampiyon sa buong Mimaropa ang tatlong elementary students ng Holy Infant Academy sa katatapos lamang na PSYSC Regional Science Olympiad na ginanap noong Sabado, ika-5 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Divine Word College of Calapan High School Campus. Mula sa 4 na eskwelahan na sumali, nakamit ng mga mag-aaral na sina Samantha Peña, Franz Andy Mauro at Leila Manglikmot ang first place na naging daan upang makapasok sa National Science Olympiad. Ayon sa advisor ng tatlo, ito na ang 2 beses na mapasama sa top 10 ang kanilang eskwelahan sa taunang kompetisyon. At sa unang pagkakataon naman, nakamit ng special science class students ng Adriatico Memorial School na sina Jerome Clarence Benter, Haren Aizal Tendero at Arnel Rosales ang 2 pwesto sa regional level. Pasok din ang nakuhang scores ng tatlo upang mapasali sa national level. Kahit kinakabahan ay puspusan na ang ginagawang paghahanda ng 2 teams upang maiuwi sa kani-kanilang eskwelahan ng kampiyonato at hirangin PSYSC National Science Olympiad 2015 champion. Dahil po nalalapit na po ang National Science Olympiad, kami po ay nagre-review po ng sama-sama. Bukod pa po yung pag-review po namin ng individual. Tapos po, pagkatapos po ng pag-review, binibigyan po kami ng test ng aming mga individual review po. Tapos gumagamit po kami ng Genio and other online reviewers po. And we are planning for a session with our advisor and coach that will start next week. Aside from Genya po, I take quizzes from the internet online and I read the public books po of science. And sir, aside from yung na-mention from Genya, well, may mga encyclopedia po sa bahay na binabasa. Ang PSYSC Science Olympiad ay isang taunang kompetisyon sa pagtatagisan ng talino at galing sa larangan ng siyensya ng mga kabataang nasa elementary at high school, kung saan ang may pinakamataas na scores ang magre-representa sa national level na gaganapin sa NCR bago matapos ang buwan ng Setyembre. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. Wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Thank you.
The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Ngayong Setyembre ay pinagdiriwang ang 115th taon ng Philippine Civil Service, bagay na hindi lamang ang Civil Service Commission ang dapat na gumawa, kundi ang lahat ng kawanin ng gobyerno. Sa temang Kayang-Kaya Mo, Lingkod Bayani, iba't ibang aktibidad ang nakalinya para sa Civil Service Month, gaya ng Race to Serve Fun Run, Government Choral Competition at Taon ng Honor Awards Program na nagbibigay ng pagkilala sa mga natatanging kawani at opisyal ng gobyerno, ang Presidential Lingkod Bayan Pag-asa at Dangal ng Bayan Awards. Sa lokal na level naman, ayon kay CSC Oriental Mindoro Field Office Director 2 Cecilio Ambit, magkakaroon ng selebrasyon sa Bayan ng Gloria at Minskat, habang muli niyang inimbitahan ang lahat na sama-samang dumalo sa flag racing sa 21 ng buwang kasalukuyan sa Provincial Capital na susundan naman ng traditional na Hataw Dance Exercise. Here in Oriental Mindoro, the agencies have various way of celebrating the 115th Philippines Civil Service Month. So there are kickoffs on September 21 and NGU Gloria as part of their celebration. So 1 week celebration of the Civil Service Month. Okay. There are other activities also to be held at Minskat. Okay, this is agency-based. While the CSC Field Office of Oriental Mindoro will have the Sama-Sama flag racing on September 21st at 8 a.m. here in the capital. So after the flag racing ceremony, we will have the traditional exercises. Samantala ay pinagmamalaki ni Director Ambid na malaki ang nabago na sa kalidad ng serbisyo publiko. Ibinigay niyang halimbawa ang Anti-Red Tape Act o ARTA, kung saan ang mga ahensya ng gobyerno ay dapat na maibigay ang serbisyong kinakailangan ng mga mamamayan sa posibleng pinakamabilis na oras o panahon. Sa implementasyon aniya ng ARTA greening system, may malaking pagbabago sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Home Development Mutual Fund Calapan Branch at LTO Pinamalayan na kamakailan lamang ay tumanggap ng Seal of Excellence mula sa CSC. Through the implementation of Republic Act 9485, the year 2007, this is actually the Anti-Red Tape Act of 2007. So with this, the government is demanded to serve as fast as possible. So with the implementation of ARTA, the Anti-Red Tape Act, and with the grading system given to all agencies, so changes have come in the delivery of the service. I'm proud to say that LTO, the Land Transportation Office, this year was given a Seal of Excellence for excellent service. This is LTO Pinamalayan, headed by Jojo Alvis of LTO. Okay, so it's actually a different thing for an LTO, where the culture perhaps is different. Okay. Mm-hmm. Also, a Seal of Excellence was awarded to Pag-IBIG, HDMF Calapan. Okay, so the award is actually a Seal of Excellence that can be mounted into walls at a cost price of 100,000 pesos. Sa 136 na mga ahensya-anya ang sumailalim sa ARTA Report Card Service, siyam lamang ang ginawa ng Seal of Excellence at dalawa nga dito ay mula sa lalawigan ng Silangang Mindoro. Sa uli, isang mensaheng hati ni Director Ambid sa lahat ng kawani at opisyal ng gobyerno bilang mga public servants. With this year's terms, kayang-kaya mo din po, Bayani, I should like to wish all the civil servants
a happy 115th anniversary, and I wish that all of us will continue to serve the public the best that we can be, okay? We should deliver excellent service to the public so that the public in return will not only give us praises but will make our work more noble indeed. Ang Tabayanan ay mapang mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Services offered: preventive maintenance, overhauling, body repair, wheel alignment, wheel balancing, aircon cleaning, painting, car wash, electrical repair, general job repair, be a 5 years warranty or 160,000 kilometers, whichever comes first. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10. Either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriente, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagkapatuloy ng ating mga balita, buo at nakahanda pa rin sumuporta ang civil society sa posisyon ng pamahalaang lokal laban sa proyektong pagmimina sa lalawigan. Ito ang pahayag ng grupong Alyansa Laban sa Mina sa pamamagitan ng mga tagapagsalita nito na sina Dr. Marius Agua at Evelyn Cacha. Ayon sa dalawang lider, bagamat naniniwala sila na kailangan ng agarang pagkilos tulad ng pagsusumite ng petition paper, hindi naman nila hinuhusgahan kung bakit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin lumalabas ang position paper ng PGOM sa panguna ni Governor Alfonso Umaly Jr. Matatandaan na nagpahayag ang gobernador na kailangan pang repasuhin at siguruhing malinaw at matibay ang lalamanin ng kanilang liham sa kay Pangulong Aquino. Dagdag pa ng gobernador, dapat rin anya may pagsangayon dito ang civil society at ilan pang konsernadong sektor bago ito ipinal at formal na ilatag sa tanggapan ng Pangulo ng Bansa. Ayon kay Evelyn Cacha, hindi naman unahan sa pagpasang Laban sa Mina, manapay ang sama-samang pagkilos upang ganap na mapanagumpayan ang matagal ng laban ng Mindoreño para sa kalikasan. Kailangan din namin kumilos yung civil society when it comes to protesting the reinstatement of the ECC. So nakita lang namin talaga na during the May interview natin sa TVNet, hindi pa namin talaga nakikita yung how, the justification why we want the ECC recalled. So nakita namin talaga nung nabusisi namin yung paper na yung justification nila for reinstating the ECC
is a memorandum circular that contradicts the Section 70 of the Mining Act. So that is the main contention in the petition paper signed by civil society na pinadala na agad namin sa Malacañang nung isang araw. Ay naman kay Dr. Marius Agua, dapat magtulungan ang pamahalaan at ang mamamayan. Sa kanilang hanay, handa at bukas sila sa anumang tulong na maaari nilang maiambag upang higit na maging epektibo at malakas ang position paper na isusumitin ng PGOM sa Pangulong Aquino. Dagdag pa ni Dr. Marius, bibigyan diin sa nasabing liham o nang nasabing liham na nasa critical watershed ng mag-asawang Tubig River ang nasabing lokasyon ng naturang proyekto. That's actually in support of the position paper, the position paper of the provincial government, at saka ano yung kanilang hinihingi. Sa position paper, hinihingi doon na i-cancel na ang ECC at i-cancel na rin ang all MPSAs related to mining in the province. Yun ang hinihingi ng provincial government. Oo. So the petition paper now, petition paper ngayon highlights yung to reconsider the lifting of the temporary revocation of the ECC. That's what the petition paper from the civil society, it implores the president to reconsider the lifting of the temporary revocation of the ECC. Sa uli, sinabi ng dalawang leader ng Alamin na mahalaga na maisagawa ang lahat ng pagkilos bago pa man sumapit ang halalan sa susunod na taon. Kailangan rin nila na maging mapagbantay ang mga mamamayan sa mga lulutang na kandidato at suriin kung kasama ba sa kanilang plataforma ang patuloy na paglaban sa proyektong pagmimina. Sa ibang balita, mainit na pagtanggap ang ipinakita ng mga Nauhenyo sa uniko iho ni Senator Grace Poe na si Brian Polia Manzares. Sa dalawang araw na kanyang pagtigil sa nabanggit na bayan, nakitaan niya ang pagkakaisa, ang natural na pagiging masiyahin at relihiyoso ng mga mamamayan dito. So naging panayam ng newsline kay Brian Poe, sinabi nito na wala pang pinal na desisyon ng kanyang ina kung tatakbo ito sa mataas na posisyon sa bansa sa darating na halalan 2016. Masaya siyang nakikita na mainit ang pagtanggap kay Senator Grace Poe sa halos lahat ng lugar na kanyang binibisita. Pinagmamalaki rin niya ang tiwala na ibinibigay ng iba't ibang sektor sa kanyang ina kung kaya't totoo aniyang nahihirapan sa kasalukuyan ng senadora na magdesisyon. Si Brian Lamanzares ay laki sa Amerika kung kaya't hanggang ngayon ay hirap pa rin itong managalog. Ganun pa man ay mapapansin dito ang kanyang pagsusumikap na makipag-usap sa lahat sa sarili nating wika. Sa kanyang pagbabalik Pinas, naging maganda ang takbo ng kanyang karera bilang isang mamamahayag. Isa siya sa pinagkakatiwalaang reporter ng CNN Philippines. Simulaan niya uminit ang isyo sa kanyang ina kaugnay sa paghikayat dito na tumakbo sa mataas na posisyon. Minabuti na muna niyang mag-leave sa trabaho. Diyan niya may pagkakailan na posibleng makaapekto sa kanyang pagiging reporter sakalimang magdesisyon ng kanyang ina na tanggapin ang alok sa kanya bilang pangulo o bisipangulo ng bansa. Dahil pansamantalang nasa bakasyon si Brian, nabigyan siya ng pagkakataon na makabisita sa Mindoro at makifiesta sa bayan ng Nauhan. Naging hurado ito sa nakarang binibining Nauhan 2015 at sa katatapos na cheer dance competition kasama si dating Valenzuela Councilor Shalani Soledad Romulo. Pangako ni Brian, ipararating niya sa kanyang ina si Senator Grace Poe ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Mindoreño at hihikayatin niya itong bumisita sa lalawigan, partikular sa bayan ng Nauhan. Masaya naman dito. I mean, yung mga tao, napagaganda yung mga contestants kanina. Tapos, mainit yung pagtanggap sa akin dito. Lalo na yung, ano, yung vice governor niya dito, sobrang. Yung mensahe ko para sa inyo, syempre para sa mga kabataan, huwag niyong kalimutan na kayo talagang pag-asa ng bansang ito. At kung kailangan niyo ng magandang ehemplo, tignan niyo na lang yung inyong vice governor na si Vice Governor Duluan. Tampok ang iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik.
Kung di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCT. Makulay, masaya at matagumpay na idinahos ang inaabangan The Balistihet Festival ng Bayan ng Nawahan ngayong taon. Ang naturang festival ay taon-taong idinaraos bilang tampok na aktibidad sa mismong araw ng kapistahan ng patron ng nasabing bayan na si San Nicolas de Tolentino. Naglaban-laban ang 8 distrito ng Nawahan na pawang tunay na pinaghandaan ng kompetisyon. Mula sa costume props at sa mensaheng hatid ng kanilang mga performance sa mga manonood, ang pangalagaan ang Nawahan Lake, kung saan nagmula ang dalag, bangus, banglis, tilapia at hito. Todo bigay ang mga dancers na hindi lamang mga mag-aaral. May mga nanay rin, kawani ng barangay at maging mga profesional na nauhenyo tulad ng mga guro. Sinaksayan ang kompetisyon ang daan-daang mga manonood na hindi lamang taga-Nawahan kundi maging mula sa ibang bayan. Ikinatuwa naman ni Nawahan Fiesta 2015, Hermano Mayor Vice Governor Bonds Dulor at Mayor Mark Marcos ang pinakitang husay ng bawat distrito. Bago inanunsyo ang mga nagwagi sa nasabing kompetisyon, ginawaran muna ng pagkilala at premyo ang mga nanghuna sa Balistihet Trade Fair, ang kompetisyon ng booth sa pagitan pa rin ng bawat distrito. Top 3 sa may pinakamataas na benta ang District 4, 5 at 7. Habang ang top 3 naman sa booth na may pinakamaraming bumisita ang District 5, 3 at 4. Ang mga distrito rin ito ang pumasok sa Best Dressed Booth kung saan nakuha ng District 4 ang first place, second place ang District 5 at third place naman ang District 3. Hindi na magkamayaw ang mga kalahok sa Balistihet Street Dancing at In-Place Competition na may anunsyo ang top 3. Nakuha ng District 4 ang second runner-up, first runner-up ang District 7 at kampiyon sa taong ito ang District 6. Cash prizes at plaque ang iginawad sa mga nagsipagwagi habang hindi naman umuwing luhaan ng mga ibang kalahok dahil may consolation prize din para sa mga ito. Maraming niyo po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at information po na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Melissa Francisco. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.